kalaban pa doon. Dami ano? Puno. Dami oh. Dami sa ito. Dami oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ladies and gentlemen, mga kababayan. Ayan na! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan na! Dami sa unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ, sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Ayan na si BP! Ayan na! Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin ng kakalaan ng taong 2022. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang muling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat. Na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po. Unahin ko po muna ang mga narinig ko. At narinig ko rin na nasabi ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na salak mo ko ni tanan ni Inday Sara o dinagan pa siya presidente dili na ko kayo sa Bisa. Explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang decision ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Our mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako. Kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation, at I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo,
pero nandito ako lagi sa inyong kalugutan. Be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest. Hindi ako matatalo. Walang competition. Bakit ako matatalo? They may be a minority. Yes! They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino. Pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operation Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang diluvio typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operation Center? Ano ang dapat natin gawin sa crisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Davaoeno, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted kahit pukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. Noon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi ng isang kasamahan namin, doon sa Yusek namin, sabi niya, Yusek, ano bang kung gusto natin bumili ng Lechiklan, meron pang Lechiklan. At ayaw natin ng Lechiklan, gusto natin ng ice cream, nakakapili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito, personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old. Sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. Anong sabi ng doktor? 6 months na lang. Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng gutom dahil
na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. Dalawang beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Nang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan. Noong isang taon, hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulong sa tabing daan. Gutom. Minsan, kawawa ang mga kaibigan natin na natutulong sa politika. Pero this night is not about me and my problem. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tumulkay ang inamin ng amahan na ang pinamin. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI president. Sabi ko sa kanya, "Sir, bigyan mo ako ng update sa pagpapatao." Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang ipadala din ni sa Kingdom Nation, nalisang na ang mga tao, nakahadlok na sila. And then I said, mali na malisang, mali na mahadlok, kay bao mo nga no? Gipadalahan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law.